Good morning and welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Samuel Duran para magabayan na tayo sa lagay ng ating panahon. Magandang umaga sa iyo, Sam. Tuluyan na nga nakalabas itong bagyong Paolo. Anong bansa ba ang tutumbukin nito at may magiging epekto pa rin ba ito sa lagay ng ating panahon? Magandang umaga, Eunice, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Sa ngayon, nasa vicinity na po ng Japan or Southern Japan itong bagyong si Typhoon Paolo. At sa ngayon ay meron itong taglay na lakas na umabot po sa 120 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umabot po sa 145 kilometers per hour. Kumikilos po itong si Typhoon Paolo pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 60 kilometers per hour. So napakabilis itong bagyong si Paolo at ngunit bahagyang humina na rin. Sa ngayon, itong si Bagyong Paolo ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ngunit dahil pa rin sa presence or sa lakas ng hangin niya, nag-generate pa rin ito ng ating maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya meron pa rin tayong gale warning dito po sa Pilipinas. Sam, kahapon naranasan na natin yung maaliwala sa panahon sa malaking bahagi ng Metro Manila. Magpapatuloy ba ito ngayong araw? Ano ba yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Yes, magpapatuloy pa rin yung magandang panahon natin dito sa Kamaynilaan. Dahil yung ITC say natin ay nasa may southern part ng Luzon at gayon din po sa Visayas. Kaya itong Bicol region at gayon din ang Mimaropa, pati na rin ang Western Visayas at ang Zamboanga Peninsula ay makakaranas yan ng mga scattered or yung mga kalat-kalat na pag-ulan. At yung Kamaynilaan nga at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na pagdating ng hapon o gabi. Dahil umiira na itong intertropical convergence zone, nagtaas ba ang pag-asa ng gale warning sa mga baybaying dagat? Yes, nakataas pa rin yung ating gale warning dito sa may northern at eastern seaboard ng northern Luzon. At kasama din dyan yung dahil ng hatak pa rin na itong bagyong si Paolo. Kaya ingat pa rin yung mga kababayan po nating mga isda. Lalong-lalo na yung gumagamit ng malilit na sasakyan pandagat, iwasan po muna pumalaot dahil maalon hanggang sa napakaalon ang ating karagatan dyan. Sam, bago matapos ang buwan ng Oktubre, ilang bagyo pa ba ang inaasahan natin papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ano yung magiging track nito? Sa ngayon, nakadalawang bagyo na tayo ngayong October. 1 to 2 ang inaasahan natin ngayong October. Pero possible pa rin na magkaroon pa rin tayo ng bagyo ngayong October. So halos sa kalimitan ang track nitong ating mga bagyo pagdating ng October ay maaring dito sa may northern Luzon or recurving at paiwas ng ating bansa. Para sa ating paghahanda, Sam, sa ngayon ba ay may namamataan ng pag-asa na sama ng panahon na posibleng pumasok sa loob ng PAR? Meron tayong binabantayan na isang low pressure area sa ngayon. Ito ay tinatayang nasa layong 2,400 kilometers silangan ng Mindanao. So sa ngayon, isa pa lang siyang low pressure area. Ngunit possible na maging ganap na bagyo. Kung papasok po ng ating PAR, possible din po sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin po natin binabantayan itong low pressure area. Patuloy nating babantayan ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon at sa updates ng Pag-asa dito lamang sa Panahon TV. Sam, maraming salamat sa iyong binahaging impormasyon sa amin ngayong umaga. Samantala, huwag maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Panahon TV. Bye.